mo sabihin, Biripur. Kasi kung masasabi ka sa akin ng Biripur, sasabihin na, masasabihin ko rin sa iyo na you are the poorest of all poorest when it comes to understanding. So, huwag kang magbato ng palasi na pwedeng ibato sa iyo. Huwag ganyan, no? Sige, bigyan mo sa iyo, bro. Tanong ko lang sa iyo. At tanong ko lang sa iyo. Tanong ko lang sa iyo. Hello bro. Oh, narinig mo ako hindi? Narinig mo ako bro hindi? Bayong gabi. Oh, narinig mo ako? Yes, ako narinig mo din. Yes, narinig ka rin bro, malinaw bro. Ah, malinaw din. Okay, so ano hindi na tayo mas... Anong sadya mo? Ano, hindi lang tayo mag-video call? Ha? Gusto mo mag-video call? Video call tayo. Ay, gusto niya makipag-video call eh. Okay. Yan. At ang buksan niya nga itong linya. Share video. Share video. Yan, nakikita mo na ako? Yan, nakikita mo na ako? Ah, yes. Yan. So, ano sadya mo? Wala naman akong sadya. Ang may sadya, yung isang babae sa comment section na sabi niya, hiningi niya yung number ko, sabi niya, ibigay raw niya sa'yo. Siya ang gusto na mag-usap tayo. Okay bro, anong gusto mong bro? Topic, kung sakaling mag-usap na tayo. Siguro naman para masiyahan yung Jessica, siya ang tanungin mo kung anong gusto niya kasi siya ang gusto mag-usap tayo para sa kaniyang kasiyahan. Pwede siya ang tanungin mo kung ano ang gusto niya. Hindi, kayo yung usap bro. Kayo yung nag-usap. So, di ko alam kung ano pinag-usapan ninyo. Ikaw dahil sabi mo wala kang sekta. So, ano yung specific na topic na gusto mong pag-usapan? Siguro, kasi ako, pwede ka mag-Bisaya, bro. Hindi ako maintindihan mo, mag-Bisaya ako, bro. Kasi, dismayado lang ako. Ba, dismayado ka? Ba't ka dismayado, bro? Dismayado ako sa Katoliko. Oh, okay, so ano yung dahilan bro? Ba't ka dismayado sa Katoliko, bro? Yan ang isolve natin yung pagka-dismaya ko. Yun kasi nga. Katoliko ako. Sige, maganda na lang, bro. Magtanong ka na lang, bro, ng kahit ano, i-entertain ko. Okay sa'yo yun. Sige. Tanungin ko muna yun. Pwede tanungin mo muna yung babae na siguro magkakilala kayo kasi siya ang gusto mag-usap tayo kasi nag-commentaryo lang ako. Pwede lang bro, ikaw yung dismayado bro. Ikaw yung dismayado. Kaya... Ah, yes. Oh, dahil ikaw yung dismayado. Kaya dahil ikaw yung dismayado, ano mo na lang ako. Ilabas mo na lang yung pagka-dismaya mo sa sinasabi mong aral daw ng Katoliko at yun ang pag-usapan natin. Bago ko i-video ni Kaburnok. Sige. Tawag na lang, mag-usap na lang tayo sa sunod. Ah, hindi ngayon. Mas maganda kung ngayon agad, nabasa na agad ng inain. Ako dati kasi bro, dati kasi akong Sabadista. Hindi ko alam kung anong sekta ka. Wala akong idea kung anong sekta ka, pero ako... Dismayado din ako sa... Sa?
Dismayado din ako sa mga sikta. Yun na nga bro, ang katuloyin ko lang ah. Dismayado ako sa turo ng dismayado ako sa relihiyon ko kasi Katoliko ako. Yun na nga, ano nga yung dinidismaya mo sa relihiyon mo? Yung dating Katoliko ka para malaman natin. Ikita ko kasi. Ang nakita ko kasi sa mga kasamahan, sa mga leader namin, mga lasinggero, kaya dismayado ako. Okay. So, ibig sabihin bro, ang pinagbuntungan mo yung buong iglesia nang dahil lang sa mga ilang taong lasinggero, ganun. Siguro, Sir Jando, tatawag ako ulit at ibigay ko sa iyo yung topic na gusto ko. Hindi, sagutin mo yung bro kasi parang pinapalabas mo kasi ganito. Dahil nag-traitor si Judas, iniisip mo na lahat ng apostol traitor rin. Parang ganun ba? Kaya na-dismaya ka kay Judas, pati mong lahat ng apostol, na-dismaya ka rin kasi traitor si Judas. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, Sir Jando? Ang ibig kong sabihin, dinadawit mo ang buong iglesia ng dahil lamang sa nakikita mo na singero. Hindi ko alam kung nabasa mo ba yung 1724. Nabasa mo yung 1724, bro? Nabasa mo yun, hindi? Para, hindi kita masyadong maintindihan kasi putol-putol yung ano mo. Bro, ang tanong ko ba, yung 1724 na basa mo na ba yun o hindi? Yung ano? 1724 na basa mo na ba yun? 1724. Oo, nabasa mo na yun. Nabasahin natin. Nababasa ko na ba yun? O, nabasa mo na ba yun? Tanong ko, nabasa mo na ba yun? Siguro, para mas clear, babasahin ko. Sige bro, go ahead bro. Okay. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita kundi pinasubay sa husdong sukdanan. Okay. Unsay buot nimong ipasabot okay sa dili makita na paghukom? Okay. Sa Tagalog niyan, huwag kayong humatol batay sa inyong nakikita kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Ibig sabihin niyan bro, kung hahatulan mo ang Katoliko, hindi pa nakikita mo na mayroon na singero, kundi sa matuwid na pamantayan. At ang matuwid na pamantayan, na kung saan mo kami hahatulan sa aming opisyal na turo. Pero wala kasi ako naalala na meron kaming opisyal na turo na maglasing kayo. Eh, hindi mo pwedeng gamitin sa amin ng mga lasinggero para hatulan mo ang buong iglesia na dismayado ka. Kasi alam mo bro, nung ako'y simula pa bro, nung ako'y bata, naging sabadista ako, nagbalik sa Katoliko, kailanman hindi ko naranasan na maging lasinggo. Ibig sabihin ba, dinadamay mo ko? Oh. Yung buong pamilya namin, Anong yun? Teka muna. Yung buong pamilya namin, bro, kapag kami merong mga party o family party, wala kang makikitang ni isang mang alak sa namesa. Ibig sabihin ba, pati kami, dami sa pagkadismaya mo? Kaya, pwede ba kitang matanong? Okay, go ahead. Okay, ikaw ba ay lasinggero din? Sinabi ko na nga, bago ko lang nga sinabi, yung buong pamilya namin bro, walang ni isa mang lasinggero.
Kung meron kaming family party, yung party lang namin na makikita mo na walang alak sa lamesa. Buong angka namin bro, walang lasinggero. Ibig sabihin ba? Oh. Ibig sabihin ba idadamay mo ako sa pagkadismaya mo? Siguro nga, kapag nakikita kita, damay ka rin. Sagutin mo bro. Hindi ako lasinggero. Yung pamilya namin hindi lasinggero. Mga kapatid ko walang lasinggero. Ibig sabihin ba dadawit mo ako sa pagkadismaya mo? Sabi ko, damay ka rin pag lasinggero ka. Sabi ko nga, hindi kami lasinggero. Dadawit mo ba ako? Ano ba ulit-ulit eh? Kaya nga, sinabi ko, damay ka rin kapag lasinggero ka. Eh, hindi nga kami lasinggero. Sabi mo, hindi ka lasinggero. Oh, dawit kami. Sabi ko, kung maiintindihan mo ako, sabi ko, kasi tinanong mo, damay ko ba kayo? Kasi sabi ko, kapag lasinggero ka. Ang sabi mo kasi, dismayado ka sa pananampalataya mo dahil sa mga lasinggero mo. So, hindi ka lasinggero. Teka muna. So, madadamay ka kasi hindi ka lasinggero. O ba't mo sinabi kanina na dismayado ka sa pananampalatayang Katoliko dahil lasinggero yung leader niyo? Ito pa. Hindi. Ito pa, meron pa akong... Bro, ba't mo sinabi kanina na dismayado ka sa pananampalatayang Katoliko dahil lasinggero yung leader niyo? Bro, itong nasabi ko, yes. Ba't mo sinabi kanina na dismayado kasi mananapalataya ang Katoliko nang dahil lamang sa nakikita mo mga lasinggero? Maraming mga hari, nakikita kong lasinggero din. Ganito bro. Ha? Kaya dismayado ako. Kung sakali na mayroong mga abusado, halimbawa, pulis, sa PNP merong mga kotongero. Ibig sabihin ba dahil makakita ka ng pulis na kotongero, ismayado ka na sa buong PNP, ganun? Hindi mo nga na-gets yung sinabi ko. Nag-gets ko bro kasi dinadamay mo yung iba. Yung illustration mo, alam ko. Yung illustration mo, alam ko yan. Yung illustration mo, naman idadamay natin yung gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin ba? Ang sinabi ko, dismayado ako. Bro, eto na lang bro. Magkalinawan tayo. Anong aral ng simbahang Katoliko ang nakakadismaya sa'yo? Ilan ka, saan lugar kayo? Mapuntahan ko kayo? Nasa Bohol, puntahan mo kami? Ano, hindi kita naririnig. Nasa Bohol bro, pupuntahan mo kami? Gusto akong magpunta sa inyo dyan para personal tayong mag-ausap. Mas maganda sa online na lang. Ganito, nag-uusap tayo ganito eh. Ang gusto ko kasi bro, pag ako nagkipagtalakayan bro, ang gusto ko, marami makapanood. Ano? Yan lang ang masasabi ko, dismayado ako. Hindi bro, wag tayong maglokohan dito kasi ang pagkakaalam ko, gusto mong tawagan kita para makatikim ako sa'yo. Dahil sabi mo kasi, mga pinapatulang ko lang mga pipitsuging sabadista. Kaya gusto mo patulan din kita, kaya ngayon pinapatulan na kita online live, ilabas mo na yung hinahing mo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, sige yung na. Gusto mong ilabas ko. Sige na, anong aral na Katoliko ang nakadiskusyon? Hinihintay lang kita. Eto na boss, inuunahan na nga kita eh. Inunahan na nga kita, huwag kang masyadong patutsada, ano? Inunahan na nga kita. Anong aral na Katoliko ang nakadismaya sa'yo? Anong aral na Katoliko ang nakadismaya sa'yo? Example,
Yung sign of the cross. Oh, sige, sign of the cross. Anong meron sa sign of the cross na nakadismo sa iyo? Teka, pwede ba tinig ka muna sa akin, bro? Pinapatinggan nga kita eh. Tinatanong nga kita. Ano ang meron sa sign of the cross? Pwede ba makinig ka muna sa akin? Yun na nga, bro. Tinatanong nga kita, bro. Anong pwede meron? Pwede makinig ka muna? Yun na nga. Tinatanong nga kita eh. Para sagutin mo eh. Anong meron sa sign of the cross na nakadismaya sa iyo? Kasi, yung itinituro yung sign of the cross, wala naman akong nababasa. Eh, kung mabasa ko, bro. Eh, mismaya. Eh, kung mabasa ko ngayon, bro. Ano ako? Bro, eh, kung mabasa ko ngayon. Yung sign of the cross. Yun na, kung mabasa ko ngayon. Basahin mo. Kung mabasahin ko ngayon, kung mabasa ko. Ah, sige, basahin mo. Basahin. O, maniniwala ako sa Katoliko pag mababasa mo. Oh, sige, babasahin ko. Ang babasahin ko, Bisaya, ha? Ah, oh, maniniwala ako sa iyo pag mababasa mo. Ayun na, yung side of the cross. Yan nga, yan ang usapan natin. Pag nabasa ko, maniniwala ka, baka bigla ka namang cambio. Wala. Ay sige, anong verse? Sige, sige. Huwag kang cambio, ha. Basahin mo. Huwag kang kakambyo, wait lang. Ang babasahin kong Biblia, bro, Bisaya 'to. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ibig sabihin, hindi ito King James Version. Hindi ito maayong balita, Biblia. Ito ay Biblia sa Kristohanong Katilingban. Yan ha. Kasi inaanabo kasi yung letra for letra eh. Kaya, ibig letra for letra. Ito, pakita ko yung ano ko, yung whole screen ko. Ano mo ha? Lalabas ko ha? Nababasa mo ba? Lalabas ko ha? Nababasa mo ba? Basahin ko ha? Ezekiel. Sige, basahin mo. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ano binubuksan mo dyan? Biblia sa Kristohanong Katilingban ba o hindi? Kasi pag hindi, nandadaya ka. Ano yan? Ezekiel. Ano yan bro? Ezekiel. Biblia sa Kristohanong Katilingban bro. Tingnan mo sa'yo kung meron ka. Meron ka niya? Wala. Wala. Sige, sige. Ezekiel, ano yan? Ezekiel, hindi ko maka... Bro, meron ka ba niyan, bro? Kasi kung wala ka niyan, sabihin mo lang, baka kasi buksan mo sa King James Version. Anong Biblia ka? Walang problema sa akin pag wala ako. Anong Biblia ka hawak mo? Ezekiel, ano yan? Ezekiel. Anong Biblia hawak mo? Bagong balita ito, bagong balita. Okay, bagong balita. Ibig sabihin, wala ito sa bagong balita, ha? Ito ay mababasa lamang sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ezekiel 9:4 ang sabi ganito. Miingon siya, agi sa tunga sa syudad sa Jerusalem og markahi sa cross ang agtang sa mga lalaki nga nanghupaw og nakagulo tungod ni anak tungod sa tanang kangilad nga nahimo niini. Oh. Ingon dire. Tungod ko siya nga miingon sa uban. Karon makaagi ka sa syudad, sunod niya, pamatya sila. Ayaw tanaw nila sa kalooy. Ayaw pakita o kaago piningtanan sa mga tigulang, lalaki, sa mga bataanong lalaki, sa mga birhen, sa kabataan o sa kababayinan, apan ayaw tandoga ang dunay timaan sa krus. Ano sa English ang timaan sa krus, bro? Ang bot ni mong ipasabot, ano yung ang sabi mo kasi walang mababasa. Ayan na nga. Sabi mo kasi walang mababasa. Ayan, ito may binabasa na ako si screen. Okay. Napapanood tayo sa live. Ano ko sa mabasa? Oh, ngayon, tanong, ano sa English yung timaan sa cross? Oh, sign of the cross. Ayan, so ano namin mo minabasa? Okay. So, pwede ba anongin kita ulit? Kami mo ba na may nababasa? O, naniniwala na ako sa mababasa. Sabi ko sa iyo, maniniwala ako. Bro, sabi mo kasi kanina, bro. Sabi mo kasi kanina, pag may nabasa, tatanggapin mo. Ano, tatanggapin mo na ba? Yes, ang sa akin, eh, na parang hindi ka
Hindi mo ako pakinggan. Bro, dapat. Sabi ko, maniniwala ako pag may mabasa. Yun na nga, bro. Mag-stop ka muna kasi nagsalita pa ako. Yun na nga, may palabra. Sabi ko, maniniwala ako. Kaya naniniwala ako dyan. Okay, thank you. Naniniwala ako dyan. Mm-mm, sige, go ahead. Okay ba? Okay, go ahead. Okay. Sabi ko, maniniwala ako pag may mabasang sign of the cross. Okay, so ang ginamit mong talata, Ezekiel, ibig sabihin, ay, yung sign of the cross na sinasabi mo, wala pa si Jesus doon. Okay, ito. Sa mga kasama natin sa punto po punto, pwede nyo bang i-pin yung JD Studio? Pwede nyo i-pin yung JD Studio para makita naman yung mukha ng anong kausap ko. JD Studio, bro? I-pin? JD Studio. JD Studio. I-pin nyo ang JD Studio. Ayan, nakapin na. Okay. So, ano pang tanong mo, bro? Ano pang tanong mo, bro? Ano pang tanong mo? Sige, go ahead. Labas mo yung inaing mo. Okay. Ano naman, walang problema sa nababasa mo. Okay. Walang problema sa nababasa natin. Kasi... Sige, go ahead, go ahead, bro. Go ahead, go ahead. Inababasa. Kaya humingi ako sa'yo. Nababasa rin natin. Kaya, tinatanong kita uli. Tinatanong kita uli. Mm-mm. Okay, makinig ka sa... Patingnan mo yung tanong ko. Okay, go ahead. Kasi sinagot mo na ako. Okay, o, sabi ko, pag may mabasa, maniniwala ko. Kasi binasa mo. Naniniwala ako na may sign of the cross. Ito ang pangalawa kong tanong. Okay? Yung sign of the cross nagsimula hindi sa panahon ni Kristo, sa panahon ni Ezekiel. Yan bang ibig mong sabihin? Sa panahon ni Ezekiel, meron ang sign of the cross. Yung ginagamit nyo. Binasa na nga bro eh. Yan ang isang prophecy. Yung ginagamit yung sign yan. Ngayon, sa panahon Kristiyano, ginagamit na ba yan? Yun ba ang sign na ginamit ni Ezekiel? Yun na nga bro, binasa ko na nga bro eh. Ibig sabihin, nag-sign of the cross si Ezekiel. Ang sabi sa konteksto, bro, sabi sa konteksto, yung mga anghel inutusan na huwag galawin yung mga ta... Kasi yung ito ay patungkol sa paghahatol, ano? Sa paghahatol ito, kung saan hahatulan yung mga tao. Pero huwag pakikialaman ang mga tao na merong sign of the cross. Walang sinasabi dito, yung sinasabi mo na kailangan i-practice. Ito ay isang hula na mangyayari pagdating ng araw kung saan paparusahan ng mga tao. Pero huwag gagalawin ang merong sign of the cross. Yes. Yes, alam ko ang ibig mong sabihin kasi binabasa na natin. Ang tanong ko ito, ginamit mong talata ng sa Ezekiel, yun bang sign of the cross sa Ezekiel, yun ba ang ina-apply nyo ngayon? Yun na nga ang ina-apply bro. Kaya nga kami nagsa-sign of the cross eh. Kasi sa amin, yung sign of the cross para sa Kristiyano, yun ay aming sign of redemption. Okay, hindi pa ako tapos, wait lang. Yun ay aming paraan para ipagmalaki ang cross ng Panginoon sa Kristo. He beware that sa papi, it might bite you. Put it out. Oh, yun ang ibig sabihin doon, bro. Yun ay paraan namin para ipagmalaki ang cross ni Kristo. Okay. Ano bang aral ng... Okay, so, klaro na. Nasagot mo na ako. Klaro na. Klaro ng sagot mo. Klaro na. So, ito ang pangatlo kong tanong. Meron na bang Katoliko sa panahon ni Ezekiel? Wala pang Katoliko, bro. Wala pang Katoliko. Kaya nga sinabi ko kanina, propesidya pa yan eh. So, pa yung sign of the cross. Bro, pakinggan mo. So, mas sign of the cross. Pakinggan mo yung tanong, yung mga sagot ko, bro, para yung tanong mo, hindi naman siya ligaw. Sabi ko, yan ay propesidya. Pag sinabing propesidya, hindi siya nangyayari sa panahon na siya isinulat. May nakatakdang panahon na mangyayari ang naturang propesiya.
Ang ginagawa mo ngayon, nililiteral mo ang isang opisina. Yan ang problema. So, ibig sabihin, hindi yan literal. Para sa, para bang Isaias 9:6. Tampol ko lang yung Isaias 9:6, ha? May propesiya na mangyayari na isang babae manganganak ng isang batang lalaki at ang batang yon tatawaging makapangyarihan Diyos. It doesn't mean dahil sinulat panahon ng Isaias ay pinanganak na ang bata. Panahon pa ni Isaias. Oh. Isaias 53. Oh, wala akong problema dyan. Wala akong problema dyan. Kasi sabi mo, hindi literal. Kasi tanong ko sa'yo, ibig sabihin, hindi literal yung ginawa sa Ezekiel. Yung sign of the cross, spiritual yon. Yan ba ibig sabihin mo? Anong spiritual prophecy? Iba yung spiritual, iba yung prophecy. Yung sinabi ko sa iyo, yung Ezekiel na ginamit mo, propesya yon? Yes, propesya yon, bro. I didn't get to sleep. Oh, natin na. Go to sleep. Okay. Okay, sige. Basahin natin ulit yung binasa mo. Kung propesya ba yun? Oh, sige. Yung Ezekiel na binasa mo, propesya ba yun? Pwede basahin natin ulit? Ngayon bro. Ngayon bro. Ah, balikan natin na. Ah? Hmm, sige. Ah, ito. 9:5. Nadungog ko siya ngamingon sa uban. Karon makakika sa shootout, sunod niya o pamatya sila. Ayaw tanaw nila sa kaluoy. Ayaw pakita. O gago ining tanan. Sa mga tigulang nga lalaki, sa mga batanong lalaki, sa mga birhen, sa kabataan o sa kabayinan, apan ayaw tanduha ang dunay tigmaan sa cross. Oh, yan. Binasa na, bro. Oh, yan. Okay. Ibig sabihin, bro, yung sign of the cross na gusto mong ipaliwanag sa akin, yung sign of the cross dyan sa Ezekiel, propesya yan sa gagawin ng mga Katoliko? Hindi. Anghel ang inuutosan dyan, bro. Hindi Katoliko. Okay. Okay, klaro na. Teka. Anghel ang inuutosan dyan. Hindi ang binasa mo sa tanong ko. Mali. Ikaw yung ano. Ang inuutosan dyan, bro, na nagpapatay yung anghel. At hindi, at ang utos, huwag nilang gagalawin yung mga taong may sign of the cross. Kaya nga sa Galatia 6:14, sabi ni Apostol Pablo, ipinagmamalaki niya ang cross ni Kristo. Kami namang mga Katoliko, ang paraan naman namin mga Katoliko para ipagmalaki ang cross ni Kristo ay ang sign of the cross. Okay, sige. Basahin mo sa sabi ni Apostol Pablo na yung ipagmalaki niya, yung cross ni Kristo, ay gagawing sign of the cross niyo. Ay, hindi bro, hindi yan. Pwede ba basahin natin? Hindi yan ang yung ipinagmalaki niya bro, cross, misleading, sign of the cross na ginawa. Bro, misleading ang tanong mo. Ang sabi ko, ipinagmamalaki ni Apostol Pablo ang cross ni Kristo. At kami mga Katoliko, ang paraan namin para ipagmalaki ang cross ni Kristo ay ang pagsagawa namin ng sign of the cross. Yan ha? Okay. Wala akong sinabi. Sana utos ni Pablo dyan. Ito bro, ikaw talaga. Sa aming mga Katoliko, hindi kami panay utos. Hindi kami ganyan. Basahin ko ha. Mateo 18:18. Tingnan mo ha? Ano sabi dito? Tandaan ninyo anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit.
At ang ipahintulot ninyo dito pa, ipahintulot sa langit. Ang iglesia na tinayo ni Kristo, binigyan niya ng otoridad na magpahintulot at magdawal. Sa madaling salita, hindi kami nakarely sa utos, kung utos ba o hindi utos. Hindi kami gaya ng mga sabadista, bro, na pag walang utos, walang ginagawa. Hindi kami ganyan. Dahil ang tunay na iglesia, binigyan ng otorite. Yan na? Okay, yung binasa mong Mateo 18:18, saan naman ang utos ni Pedro dyan na mag-sign of the cross? Anong utos ni Pedro? Ligo yung mga tanong mo eh. Ang nagsasalita sa Mateo 18:18 ay si Kristo. Ito ah, pakinggan mo yung sinasabi ko, bro. Ito yung tanong mo, hindi ligaw. Ha? Ang sinabihan ni Kristo si Pedro. Yan ang ibig sabihin mo. Hindi. Saan naman ang utos diyan? Hindi. Saan naman ang utos diyan na? Mali. Bro, mali ka, bro. Yung tanong mo out of context. Ang kausap ni Kristo diyan yung mga apostol. Mga. Kasi plural 'yan eh. Yes. Oh, 'di ba? Plural 'yan. Ano mang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Yan na. Binigyan niya ng authority ang kanyang iglesia na ano mang ipahintulot. Sa madaling salita, yung mga... Oh, nag-gets kita. Ayan na nga. Yung mga hindi pa na ipahintulot... Okay, nag-gets kita. Hindi pa ako tapos, bro. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostoles... Bro, di tayo pagkaunawa ito. Kung sinasabayan mo ko palagi... Nililigaw mo eh. Red herring fallacy yung ginagawa mo eh. Huwag ka mag-red herring fallacy ha. Kasi pa sinabi kasing fallacy, misleading yung question. Pakinggan mo yung sagot ko. Pakinggan mo ha. Si Kristo nagbigay ng authority sa kanyang iglesia. Na anuman ang ipahintulot ng iglesia, ipapahintulot rin ni Kristo. Ngayon, hindi kami nakabatay kung meron bang utos o wala. Kasi ang sa amin, binigyan kami ng authority na halimbawa ganito. Bawa ganito ha. Wala namang utos na mag Bible study kayo through internet. Ano ha? Walang utos na mag Bible study kayo through internet. Pero ginagawa namin. Bakit? Dahil merong kahintulot. Oh. Bakit kami nagse-celebrate ng Christmas? Hindi dahil sa inutusan kami na mag-celebrate kami ng Christmas na December 25, kundi dahil may pahintulot ng iglesia namin na mag-celebrate kami ng Christmas sa December 25. Oh. At kami nagse-celebrate ng All Saints Day, All Souls Day. Kasi ang iglesia ang nagbigay ng sa amin ng pahintulot na mag-celebrate noon. Yan. Pag hindi ipinag-celebrate, Ted na. Wait lang. May nag-message sa akin, wala daw live sa Facebook ng Faith and Morals. Ah, okay. Na-ano ko. Sige. Ano, wait lang ha. Oh, okay. Yan. So, ganito. Sa aming Katoliko, pag ipinagbawal sa amin yung same-sex marriage, ibig sabihin, ipinagbabawal ni Kristo yan. Ipinagbabawal sa amin ang abortion, ipinagbabawal ni Kristo yan. Ipinahintulot sa amin ang All Souls Day, ipinahintulot ni Kristo yan. Dahil lahat, anumang ipahintulot ng iglesia, ipinahintulot sa langit. At isa sa mga ipinahintulot ng iglesia, ang mag-sign of the cross kami. Oh, sabihin, iglesia, magkuro. Okay. Yun. Okay. Pwede na ba ako magsalita? Sige bro, kaya po. Basta yung mga tanong mo bro. Sige bro, kaya po. Basta hindi ligaw ha? Kasi yung tanong mo kasi okay. Ligaw eh. Kasi hindi kita masyadong narinig kasi putol-putol yung grosis mo. Bro, dyan daw. Kaya, bakit kaya may problema? Doble yung boses. Ha? Doble-doble yung boses dito sa... Yun nga, naka-loudspeaker siguro, kaya doble-doble yung boses. Okay, sige. Balik tayo sa sign of the cross. Huwag ka munang
Huwag ka munang magpunta sa ibang ano illustration mo. Kasi nag-gets naman kita. At saka yung illustration mo, ang ibig ko lang sabihin ito, kasi sabi ko sa iyo, dismayado ako kasi may sign of the cross at hindi ko nababasa. Binasa mo sa Ezekiel. Kaya sinabi ko sa iyo, meron na bang katulik ko sa Ezekiel? Sabi mo, wala pa, propesya yon. Na gets naman kita. Ginamit mo yung Mateo 8:18-18 na meron namang ipahintulot at gagawin din sa langit kung ano ang napahintulutan dito sa lupa. Yung tanong ko, ito lang. Bigyan mo ako ng isang talata. Ay, hindi kami ganyan, bro. Apostoles. Ay, mali ka, bro. Hindi kami ganyan, bro. Hindi ganyan kami. Hindi ganyan kami magturo, bro. Mali. Kaya dismayado ako. Hindi kayo makapagbigay sa akin ng talata. Mali kasi yan. Talata ang gusto ko. Yan, mali yan, bro. Mali yan. Ito, kaya nga sabi ko, yung tanong mo dapat hindi ligaw eh. Mali ang talata. Ikaw ang sakto. Walang talata. Ito yan, bro. Sabi yan nga, ano, bro, sabi nga ni Kristo, bro, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sabihin, ang sinabihan ni Kristo? Yung iglesia. Yung iglesia. Yung iglesia. Ang sinabihan niya. Iglesia. Ay kami yun, Romano Katoliko, natural. Ang sinabihan niya yung iglesia. Ayun nga. Yun ang ibig mong sabihin. Sinong iglesia? Anong iglesia ang ibig mong sabihin kayo? Yung Katoliko yun, bro, natural. Ah, sige. Binibigyan mo ako ng talata na kayo ang sinabihan ni Jesus Cristo. Talata na naman, bro. Talata ang gusto ko. Kasi hindi ako gusto ng versikulo lang ngayon. Yung versikulo din. Bro, ganito yan, bro. Talata ang bro, gusto. Bro, wait lang, wait lang. Katoliko ang kausap mo. Katoliko ang kausap mo. Katoliko kausap mo? Yes. At dahil Katoliko ang kausap mo, hindi kami Bible alone. Yan. Ikaw, kung Bible alone ka, ikaw ang pwede kong tanungin na dapat lahat ng sagot mo may talata. Pero kami, hindi mo kami magprograma. Ay, hindi sa akin. Palay tayo dyan. Ikaw ang magtanong sa akin kahit ano. Ah, sige. Ako magtanong sa iyo, ha? Ah, sige. Okay. Handa ka na ba? Ako dyan. Handa ka na ba? Ako dyan. Okay. Teka, sandali lang. Ano? Handa ka na ba? Ang merong programa katulad dyan, sasagot ako. Kahit anong tanong. Hey, kaya ikaw man ang nandiyan, programa nyo, sabi kaya embrugado ka, sasagot sa bro, akin. Bro, ganito yan, bro. Sa amin kasi, bro, ganito. Pag may nagtanong, sasagot kami. Ayan. Yeah, pwede makasagot mo, Dando. Sasagot mo. Kasi hindi kayo naniniwala sa Biblia. Wait lang muna, bro. Pag kayo nagtanong, sasagot kami. Pag yung sagot namin, kinontra nyo, sa, ang dami nanonood niyan, bro. Nasa live ka. Ngayon, kami, pag kami tinatanong, sasagot kami. Pag yung sagot namin, ayot lang ha, kasi naririnig ko yung ano mo. Pag yung sagot namin, kinontra mo, kami naman ang magtatanong sa'yo, kung bakit mo kinukontra. Para yung mga nakunood, mga manunood, nauunawaan naman nila. Yan, ganyan kami po. Ngayon po, sabi mo kasi, kayong Bible alone, pag kayo tinatanong, talaga bibigyan ng talata. Sigurado ka ba, bro, na pag ako nagtanong sa'yo, may talata ka may bibigay? Huwag ka mo nang umalis sa tanong ko. Hindi ako maalis, bro. Huwag ka, teka. Hindi tayo mag-usap yan. Teka, bro. Tanungin mo muna. Sagutin mo muna ako. Teka, sandali lang. Sandali lang. Makinig ka muna. Oh. Ibig mo bang sabihin na hindi mo ako mabigyan ng talata? Pag yung tanong mo, bro. Wala kang talata ba ibigay? Yung talata binigay. Pwede makasagot, bro. Sige. Ano yung sabihin? May pakinggan muna ako, bro. Genre? Maririnig ba niya ako, bro? Maririnig ka, bro. Kapatid,
Yung kasing pagsa-sign of the cross namin, biblically, tanda yun ng aming pag-ibig sa Diyos. So, mali ba bro, kung ang pag-ibig namin sa Diyos ay ipadadaan namin sa isang tanda? Mali ba o hindi ta- o mali? Narinig niya bro? Yung kasing pagsa-sign of the cross, isa yun sa tanda ng aming pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. May tanong ako sa iyo bro. Mali ba na yung pagmamahal mo sa Diyos ay ipakita mo sa pamamagitan ng iyong tanda? Ipitin mo yung sinabi niya, Brad Jando. Kasi pakirinig nga, Brad Jando. Ganito, Brad Jando. Yung pagsa-sign of the cross, tanda yun ng aming pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. No, yung pagsa-sign of the cross, tanda yun ng aming pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Ngayon ang question ko, mali ba na yung pag-ibig at pagmamahal sa Diyos ay gawin mo sa pamamagitan ng antanda? Okay, good. Okay, magandang tanong yan. Yan ang tanong ko bro, kung mali ba na yung pagmamahal at pag-ibig mo sa Diyos? Kapag mahal mo ang isang ano, at gumawa ka ng tanda, mabuti para sa ikaliligaya niya, wala namang masama. Walang masama. So, hindi masama. Ang tanong ko bro, hindi masama pala, hindi masama, makinig ka muna. So, hindi pala masama na yung pag-ibig at pagmamahal mo sa Diyos ay ipapakita mo sa pamamagitan ng antanda. Okay. Okay. Gets kita. Salamat. Okay. So, sangayon, kanon, hindi yun masama. Hindi masama kapag mahal mo ang isang tao na gagawan mo ng mabuti. Kaya nga, yung sign of the cross, makinig kayo, yung sign of the cross na ginagawa nyo, ibig yung sabihin, sign yan kasi mahal nyo ang Panginoon. Kaya, nagtatanong ako, saan kayong talata na ni isang apostolis na nagtuturo na yung pagmamahal ipakita niya sa sign of the cross? Kaya nga, kung ang tanong ipapakita ko nga sa'yo, kung gusto ko lang makarinig ng affirmation na hindi mali na yung pagmamahal mo sa Diyos ay ipapakita mo sa pamamagitan ng antanda, i-affirm mo lang na hindi mali yan. Okay. Na-nagits kita. So mali ba yan o hindi? Therefore yung understanding mo, huwag mo sabihin therefore, kasi kung masasabi ka sa akin ng therefore, masasabihin ko rin sa iyo na you are the poorest of all poorest when it comes to understanding. So huwag kang magbato ng palasi na pwedeng ibato sa iyo. Huwag ganyan, no? Tanong ko lang sa iyo kapatid, kasi hindi ka naman agins eh. Sabi mo nga, mabuti yan eh. So, gusto ko lang i-confirm para ibigay sa iyo yung talata about sa pagsa-sign of the cross. Kasi kami, nagsa-sign of the cross kami para ipakita ang aming pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng antanda. Mali ba yun o hindi? Yan lang ang tanong ko. Okay, nag-gits kita. Mali ba yun o hindi? Sagutin mo muna. Nag-gits mo, hindi ka sumasagot eh. Umiiwas ka, masyado kang playing safe. Mali ba yun o hindi? Matikinig ako. Di mali ba yun o hindi? No. Okay, na-receive ko naman yung ibig mong sabihin. No, mali ba yun o hindi? Sagutin mo lang, hindi mali o mali. Ate, pwede ba pakinggan mo naman ako? Sagutin mo naman. Ako muna nagtanong, para hindi humaba kasi ibabalik ko kay Padre Jandro. So, yun lang ang simple kong tanong. Yun bang pagmamahal sa Diyos? Yung aming pagmamahal sa Diyos ay pinapakita namin sa pamamagitan ng antanda. Mali ba yun o hindi? Pwede naman mali kapag mahal mo ang Panginoon. Oh, yun, maraming salamat. At least affirm ka na hindi pala mali. So kaya ginagawa namin kapatid. Kapatid, salamat sa affirmation. Kung mali ka na magsalita, salamat kayo. Ibabalik ako kapatid Jando. Kasi kayo nag-uusap. Gusto ko lang, para kasi naghahanap ka ng talata eh. Okay? So, kami, ginagawa namin yung pag-aantanda para ipakita ang pagmamahal namin sa Diyos. Hindi ka na kontra dyan, ha? Hindi ka na kontra dyan. Okay, papakita mo nga talata ba dyan para makita niya.
Ate, pakita ang talata. Ito, ito sinasabi sa Galatians 6:14. Hindi, bro. Marcos 12:29 hanggang 30. Marcos 12:29 hanggang 30. Oh, yan ang pagpapakita namin ng pagmamahal sa amin sa Diyos kasi yan ang turo ni Kristo. Yes, okay. Sa pakinggan mo ha. Pakinggan mo. Kasi wag kang mag-react, i-explain ko sa iyo. Okay, ito Marcos, ito sinasabi. 12:29 bro. 12:29 hanggang 30. Hanggang 30. Sige. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Ano yung ba dyan doon? Utos o hindi? Utos. Utos, tapos pinakamahalaga? Oo. Okay, basahin mo. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ayan. Napakita, napakalina ka ba din ng utos? Ibigin mo ang Panginoong Diyos? Saan naman sa cross diyan? Makinig ka kaya nga antanda eh. Nag-usap natin kaganina, hindi masama gawin sa isang antanda kaya nga sign. Sabi mo hindi masama 'yan, huwag kang maghanap ng litra po litra. Brother Junior, kakasalita pangalan niya, Brother Junior, na hindi masama. Kaya nga inaapin ko sa kanya, Brother Jando, nga i-apply mo na hindi masama. Sabi niya hindi masama. Kaya utos yan, kapatid. Ano sabi ni Kristo diyan? Makinig ka muna, ipapaliwanag ko sa iyo. Ano sinabi ng Panginoon? Makinig ka muna. Makinig ka muna, kapatid, no? Kasi pinapasok ka ni Brother Jando dito, pinakinggan ka niya ng maayos, pakinggan mo rin kami ng maayos, kasi ang talakayang ito hindi lamang para sa yung satisfaction, kundi isang mga nanonood. Kasi baka isipin nila na hindi namin kaya bigyan ng talataan. Okay? Pero ito dapat ang ibilagay mo sa isip mo, bro. Sa amin, bro, hindi kami litra po litra magbigay. Kasi ang sabi sa Mateo 24:15, ang bumabasa, umunawa. Unawain mo rin ang talata, hindi lang puro basa kung ano yung mabasa mo, unawain mo. Okay? Makinig ka muna, ba? I-explain ko muna yung Marcos. Mark 29, wait, makinig ka muna. Makinig ka nga muna. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, please lang. Para sa iyong ikatututo, okay? Wait lang, budget na eh. Tante. Sige, bro. Tantev, yung mukha mo lantad sa live. Kitang-kita yung mukha mo sa live. Ay, alam ko. Oh. Sana, huwag ka namang bastos kausap. Brother, ito daw. Yes, Brother Tata. Bro, tawid lang ako muna, bro. Isa lang. Sige, bro. Kahit pa ipaliwanag na ng Brother Jandre, hindi yung tatanggap. Aha. So, isa lang tanong, brother. Binasa mo yung Brother Jandre kanina, ang Ezekiel 9:4 na sa kayunan mo nga may tanda ng cross. Ang tanong ko, yung nabasa ni Brother Jando sa Ezekiel, aral ng Diyos yun o aral ng demonyo? Ulitin ko, yung binasa ni Brother Jando sa Ezekiel kanina may tanda ang cross. Ang tanong ko, yung nabasa ni Brother Jando sa Ezekiel, aral ng Diyos yun o aral ng demonyo? Sagutin mo ulit. Okay. Pwede na ba ako magsalita, Brad? Sige, sagutin mo. Sagutin. Sagutin mo. Akong ating tawag. Okay. Sabi ko, nag-gets ko kayo. Hindi, sagutin mo. Pero sinabihan mo ako, magandang basta. Bro, wait lang muna, bro. Kategory ka lang tanong ni Balu Tata. Kategory ka tanong niya. Ang tanong niya, yung binasa ko. Hindi ko siya naririnig. Oh, sige, ito. I-re-relay ko sa'yo, ano, ha? Ipaki-unit. Hindi ko siya naririnig. Eto, kasi mahina yung, ano niya. Ito, tanong ni Brother Tata. Yung binasa ko ba ra sa 8:4, yun ba'y aral ng demonyo, aral ng Diyos? Aral ng Diyos, yan. Yun, Berta, sasagot na, Berta. Okay, aral ng Diyos. So sa ngayon, kaka-aral ng Diyos, maninula kayo. Aral ng Diyos yan. Oh, apake, really, Brother Jando, dahil hindi ko niya marinig. Ano yan? So sa ngayon ka, kaka-aral ng Diyos, so maninula kayo, kaka-aral ng Diyos. Maniniwala ba daw kayo pag-aral ng Diyos? Naniniwala na siya kanina, Brad. Basta aral ng Diyos, naniniwala ako. So walang problem. So hindi na kayo against ng sign of the cross.
Paki-relay na lang. Nadyan po, pwede ba i-ano mo, ulitin mo yung sinabi niya? Hindi, hindi na ba siya again sa sign of the cross? Hindi ka na ba daw again sa sign of the cross, kapatid? Ano daw, Nadyan po? Hindi ka na ba daw again sa sign of the cross? Sa aral ng Diyos, sa talata na binasa natin... Sagutin mo agad kung hindi ka ba again sa sign of the cross. Oo, hindi lang. Huwag ka na mag-explain kasi hindi ka pa naman pinapa-explain. Kasi hindi kayo makinig sa akin. Gusto niyo hindi ako... Hindi, pwede mag-affirm ka muna ng oo bro, saka ka mag-explain. Huwag na explain agad kasi hindi mo agad na nasasagot yung tanong. Oo, hindi muna. Tapos qualify ka. Oh, yung proper na ano na nasagot. Hindi kita masyadong naririnig. Bro, ganito yan bro. Kinakausap ko bro. Tapos sinasabayan ka. Nabibigay kami ng sagot pero yung tanong mo lihi sa mga sinasagot namin. Correct. Ginagawa mo kaming Bible alone, hindi naman kami Bible alone. Kami bro, sasagot kami Biblia, encyclopedia, dictionary, history. Ayan. Hindi kami Bible alone. Kaya wag mo kami pilitin na bawat sagot may talata kasi hindi kami Bible alone. At pag sinabing hindi Bible alone, pag sinabing hindi Bible alone, it doesn't follow na hindi kami naniniwala sa Bible. Correct. Sa Bible, naniniwala kami. Eh kung wala sa Bible, di hanapan ng sagot. Ganyan kami. Okay, sinabi ba ni Jesus Cristo na maghanap kayo sa wala sa nakasulat? Ito ang sabi ni Kristo. Ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot mo sa langit. Oh, okay. Teka muna bro. Ano man ang ipahintulot ng iglesia, nakasulat man o hindi sa Biblia, as long as pinahintulot ng iglesia, may pahintulot ni Kristo. Yan, kasi sabi mo ang nagsabi, ano man ang ipahintulot niyo sa lupa, ipapahintulot mo sa langit. Yes. Huwag niyo kuhin sa kanan. Kasi hindi kayo ang sinabihan. Tamo. Bro, isa ka na lang. Pinangarningan dito bro. Sinabihan ni Kristo na. Sige. Basahin natin na kailan. Gumagawa lang kayo ng doktrina. Okay, Abadiliando. Tanungin ko sa dyan, Abadiliando. Sabi mo, hindi sinabihan ang simbahan niya ng Simbahan Katoliko. Hindi kayo ang sinabihan ni Kristo niyan. Okay, sino ang sinabihan ni Kristo nun, kapatid? Tapos, nagumagawa kayo niyan. Sino ang sinabihan ni Kristo nun? Sinabihan na yung apostolis niya. Apostolis. Turo ba ni Kristo sa kanyang mga apostolis? Hindi, makinig ka. Okay, apostolis ang tinutusan doon. Turo ba ni Kristo sa kanyang mga apostolis na ano man ang itinuro sa kanyang apostol, ituro din sa mga tao? Turo ba yun ni Kristo o hindi? Yes. Ito na sabi, Brajando, kasi hindi ko siya naririnig. Brajando, i-irilin mo ito, bro. No. Sabi niya, hindi daw tayo ang sinabihan doon sa Mateo 18:18. Tapos tanungin mo siya, tinanong ko siya kung sino ang sinabihan. Sabi niya, mga apostol. Okay, mga apostol. Ngayon, itanong mo ito sa kanya to. Kung utos ba ni Kristo sa mga apostol na kanyang sinabihan na lahat ng itinuro niya sa mga apostol ay ituro din sa mga tao? Sige. Ang tanong ba rin, Jundre? Utos ba ni Kristo sa mga apostol na ano man ang kanilang ituro, ituro din sa tao? Ulitin mo, pakiulit. Ang tanong ni Brother John Ray, utos ba daw ni Kristo na ano mang ituro niya sa mga apostol, ituro din sa mga tao? Yes. Ayun. Sinabi ni Kristo. Yes. Okay. So ngayon, hindi ka na against, nakasali din ang simbahan doon sa turo na anuman ang ipaintulog din sa lupa, ipaintulog din sa langit kasi turo yun eh. Ipaturo din sa mga tao. Tanongin mo ba dyan do? Yes. Ito, ang sabi naman ni Virginia naman ganito. Dahil utos ni Kristo na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot ko rin sa langit. Tinatanggap po ba yun na anumang ipahintulot ng iglesia sa lupa, pinapahintulotan ni Kristo rin sa langit yon? Yes. Okay, ngayon.
Tama yan. At dahil so, hindi ka na against, hindi na siya against Brother John Doe na, na ang turo ng simbahan about sa sign of the cross o ang tanda is hindi yan bawal sa langit. Ngayon bro, tanong bro, tanong bro. Brother Doe. Ang tanong bro, ipinahintulot ba ng iglesia sa lupa ang mag-sign of the cross o hindi? Oh. Sagot bro, ipinahintulot ba ng iglesia sa lupa ang sign of the cross o hindi? Ang iglesia niyo? Ano nga tanong ko bro? Ang nagpahintulot? Ipinahintulot ba ng iglesia sa lupa? Yung iglesia niyo. Yung iglesia niyo. Ah, sige. Ang nag-utos. Thank you. Hindi si Kristo. Narinig natin pala dyan bro, ibig sabihin pala dyan bro, yung iglesia nila, walang kapangyarihan magpahintulot ito sa lupa? Ibig sabihin ba bro, yung iglesia nyo, walang kapangyarihan magpahintulot ng anuman sa lupa? Iglesia natin, walang kapangyarihan. Yung iglesia natin. Iglesia nyo. Yung iglesia nyo ba? Iglesia ko. Yung iglesia ba na kinaniban mo, bro? Yung iglesia ba na kinaniban mo, mayroon bang pahintulot ni Kristo na magpahintulot sa lupa o wala? Well, anong iglesia namin? Iglesia na kinanin mo. Iglesia ko. Iglesia yun. Pastor pala ito mo dyan, no? Yun ang paniniwala ko sa itinatayo ni Kristong iglesia. Oh, sige, kasali sige. Ako. Oh, sige. Ibig sabihin, hindi ka kasali sa iglesia. Yes? Ah, hindi siya kasali sa iglesia. So wala iglesia siyang, ako. Wala siyang paintulot. Wala siyang paintulot. Oh, bali, bali yung tanong mo. Sige, sige. Tinamunan mo ha. Hindi ko naman sinasayaw ng pahintulot. Sa inyo, bali ko bro. Mayroong pahintulot. Yung founder ko? Basta tingin mo ba? Sino ang founder ng Katoliko bro? Tingin mo. Sige, bibigyan mo ako ng talata. Mayroon bang mababasang founder? Tinatanong lang kita. Hindi nga kami Bible alone eh. Ikaw pa ba niniwala ako? Teka. Bro, sinabi mo, bro, pag may nababasa ang founder. Tinatanong lang kita, bro. Huwag kang masyadong defensive. Nahalata. Sige. Nahalata eh. Huwag kang masyadong defensive. Tinatanong lang kita. Sa tingin mo, sino ba ang founder ng Katoliko? Sino ba ang founder? Si Satanas. Ah, sige. Si Satanas. Si Satan. Basahin natin. Saan mo nabasa, saang talata sa Biblia na si Satanas ang founder ng Katoliko? Ikaw ang Bible alone. Ikaw ang hanapan ko ng talata. Saang talata sa Bible na si Satanas ang founder ng Katoliko? Okay. Kasi hindi ko nabasa. Hindi bro. Na ang Katoliko galing sa Kristo. Bible alone ka eh. Kaya dapat na ating sagot mo may talata. Oh. Yes. Saan talata mo nabasa na si Satanas nagtayo ng iglesia? Kasi hindi ko nabasa. Ay hindi. Na ang Katoliko ay itinatayo ng Kristo. Wala. Ay, ibig sabihin mo ba yung sinabi ko? Ibig sabihin kapag wala nababasa na kayo ang lukulat ko ay maniniwala ko? Nagsasalita pa ako bro. Wait lang. Ibig sabihin ba, yung sinabi mo na si Satanas nagtayo ng iglesia, wala sa Bible yun? That's the Bible. Iprove ko. Gusto mo, iprove ko. Tinatanong kita nga, wala ba sa Bible yung Satanas nagtayo ng iglesia? Nasa Bible yun o wala? Walang mababasa na si Satanas ay nagtayo ng ngayon. Kristyanismo. Eh saan mo binatay yung sinabi mo ni sa Satanas nagtayo ng iglesia? Saan mo binatay yun? Sa gawa niyo. Saan mo binatay? Kasi kung wala ka maibigay mo, maniniwala kami na gumagawa ka ng kwento. Ay, yes. May pro ba ako? Oh, sige. Kasi yung unang katuliko. Bro, wait lang. Bible alone ka. Kasi mo na sa akin. Kasi kung tinsalita ko, ay ano, ipahinto nyo ako eh. Hindi ako makapagsalita. Huwag ginawin sa inyo. Dapat din kaya makinigin mo na sa akin. Gusto nyo, kayo lang pakinggan ko. Kung hindi lang yung sabihin ko, ay ano na kayo, isa sa akin. Sige. Galinawan tayo, ha? Sige. Tinatanong mo ako. Oh.
Pakinggan mo yung tanong ko, ha? Oh, tinatanong mo ako kung saan talata mababasa. Na sa Satanas na kayo ng iglesia. Okay. Tinatanong mo ako kung saan mababasa na si Satanas ay nagtayo. Okay? I-probe ko kasi si Satanas ay ang unang katoliko. Bro, huwag kang magkwento, bro. Okay? Bro, okay, makinig kayo. Bro, wala ka pang nare-resolve. Wala ka pang nare-resolve, ha? Wala ka pang nare-resolve, ba? Pakinig. Bajan bro, pakinggan mo muna ako kasi sumasagot pa ako sa tanong mo. Hindi, dumadagdag ka ng ibang ko. Bajan bro, sumasagot pa ako sa tanong mo. Kaya yung style niyo, hindi pa tinatapos. Ulitan ko na lang. Magsasalita na kayo. Ulitan ko na lang. Yung style niyo. Saan mo nabasa? Ayan ha. Hindi ako maglilimit sa iyo, ha. Referensya, Biblia, Wikipedia, history, ikaw na bahala. Oh, hindi ako maglilimit, ha. Saan mo nabasa na si Satanas ang pinakaunang katoliko? Pinakaunang katoliko. Oh, yes. Di ba ang ibig sabihin ng katoliko, kailap, universal? Mali. Yan ba? Babasahin ko? Ano naman ang ibig sabihin ng katoliko? Babasahin ko ba? Sige, para masagot kita ng mayos. Oh, sige, babasahin ko. Ano ibig sabihin ng katoliko? Ah, sige. Ah, sige, yan ang gusto ko. Ah. Yan ang gusto ko. Ito, basahin ko muna kung ano ibig sabihin ng katoliko. Ah, sige. Ito. Ito. Yan. Ah, teka. Ito sa ano tayo sa... reference. Pagkita ko sa screen ko, ha? Yan. Ang sabi ganito, ha? Where the bishop appeared, there let the multitude of the people also be, as wherever Jesus Christ, there is the Catholic Church. Epistle to the Church of Smyrna, chapter 8, verse 2. The Church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church, a name clearly used to denote the Church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. Yung palang sinasabi ng universal pala na iglesia dapat connected sa diocese of Rome. Sila yung nasabi. Okay, sige. Ngayon, ang tanong ngayon... Sasagot na ba ako? Tapos, eto. Okay, sasagot na ba ako? Okay, sasagot na ako. Meron pa, bro. Ha? Itan ko muna. Ito naman ako ngayon sa isang encyclopedia. Kasi kami dito, hindi kami gumagawa ng kwento gaya mo eh. May ebidensya kami eh. Ayan. Hindi naman ako gumagawa ng kwento. Sinusundan ko na kayo. Ito, meron kami binabasa dito. Sumusunod na sa Timson. Catholic Church. Ano yung Catholic Church daw? Greek Catholicos Universal. Ayan, Universal. Term. Okay. Generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ano daw yung Catholic? It is the divine society founded by Jesus Christ. Asan mo binasa yung sinabi mo na si Satanas ang pinakaunang Katoliko? Okay. Pwede na. Sasagot na ako? Sige ko eh, bro. Okay. Lahat ng binasa niyo dyan, hindi ako naniniwala. Ay, say. Teka muna, bro. Kaya. Huwag tayong maglokohan dito. Okay. Ito eh. Nagkikita ko dyan, bro. Masagutin mo muna ako. Wait lang, ha. Sumasagot na. Wait lang muna. Ako? Halata, may binabasa akong preba. Ikaw, okay. Hanapan ka, wala kang maipakita. Sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo. Ako man ang akong, kayo ang gusto kong magpakita. Kayo, kasi kayo ang tinatanong ko. Bro, sa tingin mo ba, maniniwala kami sa'yo? Hanapan mo ako ng hanapan mo ako ang gusto niyong hanapan.
Kayo ang tinatanong ko. Kaya kasi dismayado hindi, hindi. Ako. Gusto ko mawala yung pagka-dismayado ko. So, yung pinang... Kasi nasasalita pa ako, ay hindi nyo ako patapusin. Live naman ito. Sabi nyo, bro, ikaw yung tinatanong kasi dito, bro. Pag ako sasalita, hindi nyo ako patapusin. Pero tuloy na ko muna ako. Ikaw yung tinatanong ko dito. Pwede ba pakinggan nyo ako? Pakinggan nyo muna ako, bro, kasi marami ka nang sinasabi. Ako, hindi ba ako patapusin? Kaya sinabi kong kang Satanas. Kaya dismayado ako sa sagot nyo. Kasi lahat ng sagot mo ay nakapadismaya sa akin lalo. Kasi gusto ko, sagutin nyo ako diretso, according to the word, according to the Bible. Ay, hindi ka kami Bible lalong, bro. Hindi ako naniniwala sa referensya niyo. Bro, hindi. Kasi gumagawa na kayo ng referensya. Bro, hindi. Parang malusot kayo. Bro, hindi kami Bible alone. Bro, pwede ba pakinggan nyo ako, bro? Okay, okay na. Hindi kayo Bible alone. Pero yung ano ko, pakinggan nyo muna ako. Kasi pinakinggan ko naman kayo. Ang problema kasi sa iyo, bro, kasi nagsalita ka at kinos-examine ko yung sinasabi mo, wala ka namang binabasang ebidensya. Oh yes. Hindi naman ako obligado magpakita ng ebidensya kasi mayroon ba kayong maipakitang talag sa referensya ipinakita niya? Ano ba? Wala kang ebidensya, bro. Sinabi ko kay Satanas, hindi sa Bible galing yung katuruan niyo. Bro, pag wala kang ebidensya, bro, halimbawa, dinanapan kita. Saan mo meron akong ebidensya. Wait lang. Kung nakikita ko. Wait lang muna. Ganito kasi yan. Dalawa na yung sinabi mo na hinanap ko na ebidensya, wala kay pinakita. Una, sinabi mo una, si Satanas ang nagtayo ng katoliko. Meron akong hinihiling sa iyo. Pakinggan niyo muna ako. Wait lang, man. Nagpapaliwanag. Oh, kumakawa na kayo. Pakinggan niyo muna ako. Nagpapaliwanag pa ako. Tumimik muna. Paliwanag ako. Binanggit mo kasi kanina, si Satanas ang founder ng Katoliko. Toral. Hanapan ko ng prueba yon. Sabi ko, i-prove ko, hindi kayo nakinug sa akin. Wait lang. Di ba? Gusto kong sagutin. Wait lang ha. Sinabi mo yon, na napakita prueba. Wala kang pinakita. Wala kang pinakita ha. Pero ako dito, mayroon kang ebidensya, Catholic Church founded by Jesus Christ. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa referensya ko. Eh di ikaw maglabas ng referensya para paniwalaan namin. Ikaw ko, wala ka pa pinalalabas. Nagdagdag ka pa. Sabi mo naman, si Satanas ang pinakautang Katoliko. Inanapin ko ng prueba. Wala ka pa rin maipakita. Naniniwala sa'yo niya. Naniniwala ka. Prueba, hindi kayo nakinig. Meron na sige, Maganda, for the sake of argument, Maganda, pakinggan natin siya ng mga 2 minutes. Kung ano yung sasabihin niya. Sige. Bro, ito bro. Ang founder ng Katoliko. Pero ang problema niyo, kayo ang gustong magsalita. Hindi akong pinapakinggan kasi nakaano kayo. Kasi ito bro, bigyan kita ng 5 minutes. Two minutes. O sige ha. Bigyan kita ng 2 minutes. Magsalita ka. Maipapangako mo ba na kapag ako nagtanong, may talata ka may ibigay? Walang problema sa akin, bigyan kita ng talata. Sige, go. 2 minutes, go ahead. Okay. Bigyan kita ng talata. Pero John Ray, okay. Pero hindi, sagutin mo muna ako. Ay, hindi. Magpaliwanag ka na para ikaw tanongin namin. Okay. Kanina ba kami sagot na sagot, kumukontra ka. Pagkakataon mo na ito. Kasi pagtatanong ka sa akin. Bro, wait lang ha. Magtatanong ka kasi sa akin. Bro, ito bro, kanina pa kami sagot ng sagot. Ano, ikaw naman. Kinig ba kayo o hindi? Tumahimik ka muna. Kinig ba kayo sa akin? Kanina pa ako sagot ng sagot. Ikaw naman kontra ng kontra. Diyan kita 2 minutes. Magpatanag ka ha. Paningin kita, dapat may talata. Sige, go.
Walang problema sa akin kahit anong talata. Pero yung ano, yung gusto ko muna, sagutin niyo akong diretso. Kasi na-dismaya ako lalo kasi yung sagot niyo ay wala sa Biblia. Kasi sabi ko, hindi kayo Bible. Kasi alam ko na-dismaya ka. Ang gusto ko, magpaliwanag ka 2 minutes, tatanungin kita, dapat lahat ng tanong mo magkala. Wala din akong pakialam. Wala din akong pakialam sa paniniwala niyo. Sige na nga, kasi magpaliwanag ka na nga. Sinabi ko na sa inyo. Magpaliwanag ka na 2 minutes. Sinabi ko na sa inyo. Okay, i-probe ko kay Satanas kasi yung gawa ng mga Katoliko, yung gawa ng mga pare, ang gubuhat sa mga pare, yung gawa sa ito sa ibigan. Magtagalog ka, hindi ko maintindihan, magtagalog ka. Oh, alam ko naman, Bisaya ka eh. Ako bro, Bisaya ako. But okay. Bisaya ako. But okay. Patuloy mo lang yung explanation niya bro, hayaan mo na, basta Tagalog lang. Bisaya. Bisaya. Okay. Okay. Ano ka ba dyan bro? Bisaya ka o hindi? Huwag ka na, magpaliwanag ka na kasi magtatanong kami sa'yo. Sige na, 2 minutes, huwag mo nang tanong kung Bisaya ba si Brilliando. Patuloy na, pa-explain. Kasi sabi ko sa inyo kanina, pakinggan niyo ako, hindi kayo matinig sa akin. Kaya na, pakikinggan ka na namin, magpaliwanag ka na kasi makikinig na kami sa'yo. Sige na, go ahead. Ako pa ay magsalita, magano kayo? Sige na, paliwanag ka na nga. Sige na, go ahead. Salita. Okay. Ikaw na lang magtanong, Brilliando, kasi hindi kayo ma-team. Ah, sige, Brilliando. Ako magtanong sa kanya, bro. Wait lang. Sabi niya, bro. Brilliando. Wait lang muna, Brilliando. Umiiwas to eh. Ah, sige na, bro. Kasi may naisip akong tanong kasi nagsabi siya kanina. Papapanayan daw niya na si Satanas ang gumawa sa atin, nagtayo sa atin sa pamamagitan ng ating gawa. Sinabi na yan. So tanungin mo sa Brilliando kung si Satanas ba nagsasign of the cross at saan niya nabasa. Okay. Tanong mo bro dyan para marinig niya kasi hindi siya makarinig sa akin eh. Bro. Yung sign of the cross, sign of the cross na itinuturo niyo, walang mababasa sa Biblia. Saan mo nabasa na si Satanas nagsasign of the cross? Ipakita mo sa amin ang ebidensya mo. Walang mababasa sa Biblia. Bro. Saan mo kasi mababasa na si Satanas nagsasign of the cross? Sige. Ipakita mo yan. Bro, sige magtanong na kayo, sige. Bro. Hindi nga ako tinatunggan eh. Bro, ang sabi ko, magpaliwanag sa 2 minutes. Pagkatapos ng 2 minutes, tatanungin ka namin. Dapat, oh yes, sige. Dapat lahat ng isasagot mo may talata. Pag wala kang maibigay na talata at hindi mababasi sa talata ang sagot mo, ibig sabihin sinungaling ka. Ganun lang yun. Go. Okay? Sige. Okay. Gusto ko ipaliwanag sa lahat. Kasi sinabi ko nang una, dismayado ako sa Katoliko kasi mayroong itinuturo na wala sa Biblia. Lalong na-dismaya ako sa sinabi ni John Doe na hindi kami Bible alo. So paano ako masasagot ng maayos kasi hindi kayo naniniwala na ang Bible ay kumpleto? Kaya nga, sinabi ni Brajano, ano? Sabi ko, example, sign of the cross. Binigyan ako ng talata sa Ezekiel. Kaya sinabi ko, mayroon na bang Katoliko sa panahon ng Ezekiel? Sabi niya, propesya yon. No, propesya, katulad ng Isaiah na no disguise. Okay? Kaya, sa totoo, gusto ko namang pakinggan ang sincere heart ng mga Roman Catholic. Kasi, diyan ako galing, kaya nadismaya ako, kaya umalis ako, kasi nadismaya ako. Yung sign of the cross na itinuturo nyo, hindi ko nababasa sa Biblia. Kaya nga, nagtatanong ako kay gusto kong maliwanagan. Pero hindi ako nasatisfy kasi walang talatang binigay.
Kaya sabi ni Presidente, pag ako magtanong, may talata ka. Walang problema sa akin kung kayo magtanong. Kasi sa akin lang, ang problema dito, yung paniniwala niyo, na hindi ko ano, nasang-ayonan kasi, yung itinuturo niyo, katulad ng sign of the cross, wala, ka-sign of the cross, isikil ang binigay, pero sa panahon ng Kristiyano ginagamit. Okay? Okay, time na. So, yan lang. Ubus na ang 2 minutes mo. Ayan na si Brother Wendell, Brother John Doe. Tanong ka nang John Doe. Okay, good evening kay Brother Wendell. Jabal Brother Wendell ko lang. Okay, so ito tayo ngayon na. So itong tanong ko sa iyo, bro. Naniniwala ka ba, bro, na ang Biblia ay kompleto? Ah, yes. Okay. Naniniwala ka ba ayon sa Biblia na karating ang iglesia sa Antioquia? Yes or no? Ah, yes. Naniniwala ka rin ba sinasabi sa Bible ng iglesia ay may obispo? Yes or no? Ah, yes. Sino ang obispo sa Antioquia? Ayon sa Biblia. Obispo sa Antioquia? Pwede basahin natin? Pwede ba basahin mo? Kung kayo obispo ba sa Antioquia? Ikaw magpatunay, bro. Oh. Anong ibig ng obispo sa Antioquia yung ibig sabihin mo? Sige na, sagutin na. Obispo niyo? Sagutin mo na. Kung basahin natin ito sa Buhat 11:26, apuloy natin. Hindi yan ang tanong. Okay. Ito na nga, sabi na nga, problema. Check na eh. Ay, hindi naman ako problema sa... Wala naman ako problema sa obispo. Wala na... Lahat ng sinasabi mo ay... Naniniwala naman ako na nandiyan na sa Biblia yan. Pero yung obispo na nandiyan, hindi yung obispo niyo. Hindi ang tanong ko, bro. Ang tanong ko, ito. Sabi mo kasi, ang Biblia kompleto. Nasa Biblia, yes. Tanggap mo na karating ang iglesia sa Antioquia. Tapos, tanggap mo rin ang iglesia may obispo. Ang tanong ko, sino ang naging obispo sa Antioquia? Sino obispo na Antioquia? Meron bang pangalan ang obispo sa Antioquia? Kaya nga tatanong kita eh, sino ang naging obispo sa Antioquia? Kung may talata ka. Okay, naniniwala ako mayroong obispo. Sino? Pero yung pangalan na sinasabi mong obispo ng Antioquia, yan ang problema mo. Kasi hindi ako naniniwala. Ibig sabihin, bro, tinatanggap mo na hindi nakasulat sa Bible kung sino ang itinalagang obispo sa Antioquia. Mayroong obispo sa Antioquia, naniniwala ako, pero hindi yung obispo niyo. Hindi ko naman sinasabi yun. Bro, wag mo. Wala ang problema sa pangalan. Wait lang muna. Wag kang magpabuntot. Bro, wag kang pabuntot ang hindi ko tinatanong. Wala akong binabagi kung amin ba yan. Ang sabi mo kasi, kumpleto ang Biblia. Sabi sa Biblia, ang iglesia may obispo. Tanong ko sa iyo, sino ang naging obispo nila na sila nakarating sa Antioquia? Wala. Ako po ay naniniwala talaga na meron obispo. Pero yung pangalan na sinasabi mo, na pangalan ng obispo dyan, na gusto mong ipabasa sa akin, yung pangalan, mababasa natin yan yung obispo, pero yung pangalan mo, yung pangalan, problema yan. So wala sa Bible? Wala sa Bible. Yan, wala. Mayroong obispo nga. Hindi, yung pangalan ng obispo sa Antioquia, mayroong nasa Bible o wala? No, may pangalan na ang obispo sa... May mga pangalan sila. Ano? Pero yung sino? Sinabi mo, tinatanong mo. Sino? Wala ng pangalan niya eh. Ah, buti pa si Caiaphas nasa Bible, pero pangalan ng obispo wala. Ay, sige, ikaw ko naman magbasa kung mayroon ba pangalan. Ba't ko babasahin na lang kung namang wala sa Bible yan? Brajando. Hindi nga kompleto. Brother Wendell? May tanong ako sa kanya. Lahat ng sa Bible. Wait lang muna, bro. Lahat ng dyan sa Bible, ako ko ay naniniwala.
Wait lang muna, wait lang. Ano yung Brother Wendell? May tanong ako sa ngayon. Marinig ba niya ako, Brother Jando? Marinig ka ba niya? Ikaw na lang, Brother Wendell, mag-ano sa... Brother Jando sa kayo, Brother Wendell. Anong tanong mo, Brother Wendell? Ang tanong ko, dahil sabi niya, dapat... Bro, Wendell, mahina yung mic mo, bro. Ilapit mo yung bibig mo, bro. Yung tanong ko, ito, sabi niya, dapat yung nakasulat sa Biblia, no? Dahil walang mabasa na sign of the cross sa Biblia, yon ang batayan na di dapat paniniwalaan. So, ang tanong ko, kumpleto ang Biblia. So, unang tanong ko, anong version ng Bible ang ginagamit nila ngayon at sinusunod? Ano daw ang version ng Bible na ginagamit mo at sinusunod? Kung sinong ginagamit? Ikaw. Katolik ba bagong balita ito? Katolik bagong balita ba ni Wendell? Katolik, bagong balita. Okay. Sunod na tanong. Bagong balita. Dahil sabi mo na di pwede na i-practice ang di mabasa sa Biblia na utos ng ating Panginoong Hesus at mga apostolis, saan mabasa sa Biblia na inutos ng ating Panginoong Hesus Kristo na ang Bible na dapat gamitin, Katolik, bagong balita? Okay. Narinig tanong niya. Eh wala, walang mababasa. Eh ba't mo pinapractice? Walang mababasa, pero magkasulatan meron. Yes. Meron ring Bible sa dalibong Bible. Sige. Pero yung practice na gagamitin, kasulatan ang mababasa natin. Okay, Brother Wendell, meron ka pa tanong, Brother Wendell, kaya mag-follow up ko. Meron akong meron kasulatan. Dahil gusto niya letra for letra, ba't ginamit niya ang Catholic na bagong balita, Biblia, na wala namang mabasa na utos yan ng ating Panginoong Jesucristo at mga apostolis na yun ang dapat gamitin? Narinig mo yung bro? Pindot na napagotan na. Ganahan mo na ba? Hindi man pa ay... Okay, doon ako'y nadunggan tayo. Klaro si Brajan. Ganda ko yan pangatana. Kalugin mo, hindi ka maintindihan. Sige, Brajan do, yung sinabi ni Brad Wendell, iano mo, kasi meron akong narinig, gusto ko yun, pero i-clear mo for more clarification. Ano yung tanong mo, Brad Wendell? Pagkali kita ng Brad Wendell? Yung tanong ko, ay, ito, Sabi kasi niya na ang ginagamit niya ay ang Catholic Bible bagong balita Biblia. Bagong balita. Kanina sinabi mo Catholic. Bagong balita Biblia. Bawi. Bagong balita Biblia. Sige, palitan na eh. Bagong balita Biblia. Saan mabasa sa Biblia? Saan mabasa sa Biblia na utos ng ating Panginoong Hesukristo at mga apostolis na ang gagamitin ay bagong balita Biblia? Gagamitin itong bagong balita? Kasi pati ako doubt sa mga sa transmisyon ito. Saan mababasa? Sagot mo na ako. Bro Wendell, ang Brother Jando, papakiriling ng tanong Brother Jando, bakit ang gamit niya na Biblia, bro, bagong balita Biblia at hindi lumang balita Biblia, Brother Jando? Pakitanong mo. Bakit daw ang gamit mo daw bagong balita Biblia? Okay. Dating Biblia. Walang mababasa na i-practice ito, sabi ni Kristo. Ang mababasa natin yung kasulatan.
Marawindel, meron ka pang tanong, Marawindel? Ikaw na lang, brother, dyan doon. Dahil di niya maunawaan yung... Ito pa. Balik akong tanong ko, brother, ha? Babasa mo na ako. Okay. Sabi dito ni Cristo, sa 1:21-18, ganito. Yan. Sabi ni Cristo, wait lang, ha? Cristo? Ganito. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, wait lang. What? Brojendo? Katandaan mo? Brojendo? Oh. Wait lang bro, hindi na marinig yung mga boses natin sa live mo bro. I-check mo. Sa may live? Tumawag. Naririnig naman bro, umahapas-hapas naman bro. May tumawag si James David Alabado, kapatid mo, hindi raw marinig yung mga boses natin sa live mo. Ha, okay, wait lang. Sabi, ang gulo ng buhay. Anong talata yan, Brad Jando? Bro. 1:21-18. Sabi dito. 1:21-18. Sabi dito. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili. At pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang mabibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Eto tanong ko bro, sabi mo kasi ang Biblia kompleto. Anong? Sa paano ang paraan na matay si Pedro? Sa paaging namatay si Pedro, sumala sa Biblia ng Jesus, hindi Kristo na. E sa paanong paraan bro? Sa paanong paraan? Kasi sabi nito kasi iuunat. Ayaw kong panutan ah. Ayaw kong panutan ah. Disulti na niya. Bro, huwag kang magreklamo kasi ang sabi mo kasi bro, ang sabi mo kasi kompleto. Kompleto. Ngayon, may nabanggit si Kristo dito na mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay. Ano ikinamatay ni Apostol Pedro? Hindi na nakasulat. Akala ko ba kompleto? Walaan natin yung sinabi ni Kristo. Akala ko ba kompleto? Sa ganong paraan. Wait lang, akala ko ba kompleto? Mamamatay siya. Sasagot ako. Tingnan mo muna ako. Kasi bastos ang tawag niyo sa akin. Paano siya naman? Kaya hindi kayo matulig. Sagutin mo muna ako. Sige, sagutin mo. Okay. Binasa mo ang John 21. Sinabi ni Kristo sa anong paraan mamamatay siya. Gusto mo nadadagdagan ko ang nakasulat? Ako po ay magkukwento ng hindi nakasulat. Naniniwalaan natin yan kung ano nakasulat. Paano sa paraan? Wala ako doon. Ang sabi mo kasi kanina, ang Biblia kompleto. Yes, kompleto. Well, kompleto ang Biblia. Tinatanong ko, ano ang ikinamatay ni Pedro? Kasi sinabi ng Biblia, mamamatay si Pedro. So ang tanong ko ngayon, ano ang ikinamatay ni Pedro? Hindi pwede gagamitin ko ang history kasi hindi ako naniniwala sa lahat ng history. Hindi ka naniniwala sa history. Pag sabi mo kami naman eh. Eto bro, tumayme ka muna. Sa paraan. Sinabi na si Kristo ka eh. Eto bro, pag sinabi mo mali. Pag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tamang sagot. Hindi ko naman sinabing mali. Oh, ngayon, ito ngayon. Patapusin mo muna ako. Sinabi ni Kristo. Patapusin mo muna ako ba? Tumahimik ka muna bro. Tumahimik ka muna bro. Ang problema pa sa inyo bro, dyan bro, hindi kayo maging sumasagot pa ako. Hindi ka naman sumasagot, nagdadahilan ka lang naman eh. Sumasagot na ako, hindi naman ako nagdadahilan. O sige. Paano naman ako magdadahilan? Pasahin ko. Matahin ni Pedro. Pedro. Oh. Sa paraan, nagsinabi ni Kristo. Ano nga? Yan lang ang nakasulat. Pinalo sa ulo. Teka, ano siya? Pinalo ba sa ulo? Namatay sa katandaan?
pinutulan ng amay. Ano kinamatay ni Pedro? Hindi nakasulat. Ba't hindi nakasulat? Sa kalang nabasa pa. Huwag natin gagagad. Teka, kompleto na yan. Akala ko ba kompleto, ba't hindi nakasulat? Teka, Rajando, makinig ka. Kung ano ang nakasulat sa paraan, sabi ni Kristo, mamamatay ka sa ganong paraan. Ano nga kinamatay? Huwag na nating dagdagan. So, mayroong kamatayan na darating kay Pedro. Ano kinamatay niya? According sa sinabi ni Kristo. Ang gusto mo, dadagdagan ito. Tinatanggap mo ba? Kaya pinag-gits naman kita. Teka, sandali lang. Teka, sandali lang. Nag-gits ko yung gusto mo. Ala. Yung gusto mo. Ala. Yung gusto mo, sasagutin kita kung ano sa paraan. Kasi, itong ginamit mong logic. Okay. Nag-gits kita. Pero hindi mo ako pinakinggan. Sumasagot pa ako. Kung gusto mong hindi ko kayo sasabihan, katulad ng sinabi mong bastos, huwag na rin bastos. Sumasagot pa ako. Sige, sagutin mo nga. Okay. Ano kinamatay niya? Sabi ni Kristo. Teka, sandali lang. Sabi ni Kristo, ikaw ay mamamatay sa ganong paraan. So, merong kamatayan na darating. Ano nga? Ano ay kinamatay? Hanapan mo ako kung ano? Kung anong klase? Tiko. Bro, huwag mong ilipat sa akin ang birthday. Bro, ang problema niya, bro, kasi hindi siya sumasangguni sa kasaysayan. Sabi niya, ayaw sa kasaysayan. Pero, ang mga apostol, nagturo sila about sa kasaysayan nila. Basahin mo nga ang Lucas 1:1 ba na dyan doon ang dating Biblia. Kasaysayan nila. Dapat magbasa siya ng kasaysayan para malaman nila anong nangyari sa kasaysayan ng mga apostol. Basahin mo nga yung Lucas 1:1 ba na dyan doon. Wait na po na dyan doon. Gusto kong ano to eh. Gusto ko makita ito. No? Inaamin mo ba na hindi mo masagot ang aking tanong gamit lang ang Biblia? Yes or no? Sinasagot kita. Ikaw lang ang hindi makinig. Sinasagot na kita eh. Ano ay kinamatay? Kanina pa ulit-ulit nito. Ano ay kinamatay? Gusto mo naman. Gustong dagdagan ko yan. Sinabi na lang ni Kristo na siya mamamatay sa paraan na gano'n. Bro, wala akong sinasabi. Bro, wala akong sinasabi nagdagdagan mo. Ko talaga. Tinatanong lang kita kasi sabi mo kasi kompleto. Kung kompleto, sasagot mo ang tanong ko gamit ang Biblia. Ngayon, pag sinabi mo... Sinasagot kita gamit ang Biblia? Pag sinabi mo na huwag kong dagdagan, ibig sabihin, ang sagot wala sa Biblia. Tama? Meron na yung sagot ang Biblia. O, sige. Anong ikinamatay ni Pedro? Sa paraan na sinabi ni Kristo. Ano nga? Ano kinamatay niya? Ang na sinabi ni Kristo. Huwag mong dagdagan kasi mahilig kayo sa dagdag. Hindi ka ako nagdadagdag. Ano kasi naman ko? Ah, Katoliko. Bro, bawas ng bawas. Bro, defensive kasi ka eh. Kasi hindi kayo naniniwala sa bro, very defensive ka eh. Ang gusto kong patunayan dito, yung tanong ko na yan, kaya sagutin ng history. Yan ha? Yung tanong ko na yan, kaya sagutin ng history, hindi masagot ng Bible. That's my point. Kaya kami hindi Bible alone. Anong history niyo? Anong history niyo? Kahit sa ano mga gusto history? Google? Brojando. History ng kasaysayan ng mga apostol kapatid kasi ang tanong mo, ang tanong ni Brother Jando kasi sa'yo, pinapaliwanag ni Brother Jando. Mali yung paniniwala na Bible alone, mali yan. Kasi katulad sa tanong ni Brother Jando, ano ang ikinamatay ni Pedro, hindi mo masagot-sagot kasi wala yan sa Bible. Wala yan sa Bible, kaya nga may history. At kahit ang mga apostol kapatid, kahit ang mga apostol, nagturo sila sa kasaysayan nila. Kaya tumingin ka sa kasaysayan para malaman mo ang sagot. Kasi ang resulta niyan, mag-iimang-mang ka, puro ka lang sa paraan ni Jesus. Anong paraan ni Jesus? Kaya paliwanag mo, hindi pwedeng tuldo kasi
ang ano mo kasi, ang paliwanag mo ganina, kumplito ng Bible. So, ano, na hindi ka na magkahanap ng hindi kumplito. No. Bro, wag na. Yung Bible niyo, bro, wag kang masinungaling, bro, dahil naririnig na ano eh. Naririnig naman ito, humahampas naman yun. Alam ko naman na maraming naririnig. Gusto siguro sa iyo, bro, na hindi mo naririnig si Brother Junie. Alam ko naman na maraming naririnig. Humahampas nito yung ano pag si Junie nagsalita. Humahampas. Nag-ano lang, nagpapaano lang yan, bro, dyan doon, para ano, para nagpapaano lang yan na hindi niya marinig, pero rinig yan. Sumasagot naman siya kaganina eh. Kunwari ilang tayo hindi nakakita. Kunwari ilang yan? Ang gulo-gulo, bro. Ang gulo ka. Bro, bakit nagdudubli dyan sa ano mo, bro? Sa part mo, pag ikaw nagsasalita, bro, dyan do? Aha. Sige. How the Apostle Peter died? Hindi to amin, ha? Hindi to amin history, ha? How the Apostle Peter died? Jendo, hindi ko kayo ano, hindi ko kayo na ano, kasi ano na. Ito ay isang artificial intelligence. Hindi amin to. Hindi kami may-ari nito. Ipapaano ko lang na hindi kami may-ari nito. Kaya lang, palakihin ko muna, no, para mabasa ng mabuti. Yan. Okay. Yan. Ito. Sabi ganito. How the Apostle Peter died. The Apostle Peter is traditionally believed to have been martyred in Rome under Emperor Nero's reign. According to Christian tradition, Peter was crucified upside down at his own request because he felt unworthy to die in the same manner as Jesus. Whoa. This account of Peter's martyrdom is supported by early Christian writings, such as those by Tertullian and Origen, although the exact details are not found in the New Testament. Naniniwala ka dito? No. Niwala ka dito? The exact details are not found in the New Testament. Niwala ka dito? Ano, bro? Sagot naman. Hindi na ako marinig. Nawala siya, bro. Ha? Nawala siya, bro. Nawala na yata siya. Andiyan lang siya. Hindi yata ako naririnig eh. Hindi mo na ako naririnig? Kamu man ang nawala. Ayaw ang nawala. Kanina pa akong naghintay sa inyo. Hindi, naririnig mo yung binabasa ko, hindi. Pinapatay niyo yung ano, audio niyo. Pinapatay yung audio? Pinapatay doon yung audio. Nakakarinigan na kami audio dito. Balitan natin yung ano yan. Atipitan yung kanyang ano. Yan. Hello? Ba't pinapatay yung audio niyo? Teka, hindi lang pinaputin. Narinig mo kami sa live eh. Wait lang ha. Ayan, narinig mo na ako? Hello? Narinig mo na ako? Hindi. Hello? Narinig mo na ako? Pinapatay niyo mo, Julio. Hindi mo kayo narinig. Hindi, narinig mo na ba ako ngayon? Ngayon. Ito. Pinatay mo yung audio mo. Hindi ko pinapatay. Akala ko nga, naririnig mo kami. Hindi ko pinapatay. Sabi ganito. How the Apostle... Kanina pa hindi ko kayo na-review. Ito, bro. How the Apostle Peter died. How the Apostle... The Apostle Peter is traditionally believed to have been martyred in Rome under Emperor Nero's reign. According to Christian tradition, Peter was crucified upside down at his own request because he felt unworthy to die
in the same manner as Jesus. This account of Peter's martyrdom is supported by early Christian writings, such as those by Tertullian and Origen, although the exact details are not found in the New Testament. Tanong, tinatanggap mo ba ang sinasabi to, the exact details are not found in the New Testament? Tinatanggap mo ba o hindi? Hindi ba? Ang tanong, at pakinggan mo tanong. Ang tanong ko ba? Pakinggan mo! Eto sinasabi dito. The exact... Pakinggan mo nga muna. Sabi dito, the exact details are not found in the New Testament. Tama o mali? Ayun. Dahil wala sa Biblia, ang exact details, tinatanggap mo ang Biblia, hindi kompleto. Ay, kung kompleto ba tula sa Bible? Ay, kung kompleto nga ba tula sa Bible yan? Hindi. Teka. Nalaglag ka na eh. Hindi bro, siya marinig ito sa live, bro. Bro, bro. Ito, bro. Bro, nalaglag ka na. Wait lang. Sandali lang. Nalaglag ka na eh. Sandali lang. Sandali lang. Hindi ba tinanggap mo? Hindi ba tinanggap mo? Wait lang. Hindi ba tinanggap mo? Hindi ba tinanggap mo na the exact details are not found in the New Testament? Hindi ba tinanggap mo to? Wala lang. Hindi lagi yan matututa sa New Testament. Oh, yan ang history na siya. Oh, na. Dahil hindi mo yung history, so hindi kompleto. Kasi wala yan sa Biblia. So hindi na kompleto nga Bible kasi wala sa Biblia to. Kompleto nga eh. Kaya, hindi kompleto. Ano ba naman to? Atras Abante? Ako pa pala rito. Hindi na ka na Atras Abante. Ada. Atras Abante. Ikaw lang ano, hindi ikaw. At Atras Abante. Sayang lang yung oras, bro, dyan daw. At bro, next time, bro, pag ano, pag nagpatalakay ka, bro, ipapasok sa ano, bro, sa Zoom, kasi pangit yung sa Messenger. Yan na nga. Based sa observation ko sa taong ito, hindi talaga siya na ano, talaga playing safe siya. Playing safe siya, makipagtalakayan. Pag naiipit siya, kung anong mga pinapusta, sabi niya, kumpleto. Kumpleto ba dito? Mabasa dyan anong kinamatay ni Pedro. Kumpleto naman pala. O sinasabi dito, the exact details are not found in the New Testament. Tanggap mo ba to? Sabi niya, tanggap ko, wala sa New Testament. Eh kung wala, hindi nga wala nga sa Bible, hindi nga kumpleto. At saka ang dami niyang sinabi Brother John doon na wala sa Bible. Si Satanas daw ang nagtayo sa Iglesia Katolika. Tapos sabi niya, membro siya sa Santa Iglesia Katolika. Ano nangyari? Ano nangyari? Satanas nagtayo ng iglesia, ang mismo Satanic Church, hindi siya ang nagtayo. Kaya nga, tsaka siya pa rin do. Sabi niya, membro siya ng Iglesia Katolika, dismayado lang siya. Pero sabi niya, ang nagtayo daw sa Santa Iglesia Katolika, si Satanas. Pero sabi naman niya na hindi nagtayo si Satanas ng simbahan. Ano ba naman to? Si Satanas nagtayo ng simbahan? Ano ba? Sabi niya, ang founder ninyo, si Satanas. Tapos, maya-maya konti, wala siyang tinayo na simbahan. Ano ba? Para ako nagipag-usap sa ano? Sa wala sa katinuan. Hey. Sabi pa niya, natawa ko, ganda, gusto ko sana siyang tanungin dun eh. Kasi sabi niya, hanap siya ng hanap saan mababasa na nagturo ang mga apostolo ang Panginoong Jesucristo ng sign of the cross. Tapos sabi niya, mapapatunayan ko, papatunayan daw niya na si Satanas ang naggawa ng simbahang Katoliko dahil sa sign of the cross. So parang sinabi niya na rin na si Satanas nagsasign of the cross. Sign of the cross? Naku, naman klaseng utak yan. Hindi mag-sign of the cross Satanas kasi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, hindi gagawin ng demonyo yan.
Ang hindi niya mabantayan sarili niya, bro, na nagbabaliktaran na yung mga sinasabi niya. Sana ma-review niya yung mga pinagsasabi niya para makita niya. Hindi niya namamalayan yung sinabi niya kanina, binawi na naman niya doon. Sinabi okay. Dito, pagdating sa kalagitnan, baliktad na naman. Doon pa lang sa una mong pagpapaliwanag mo dyan do about sa Ezekiel 4, na sinabi mo na yan ay propesiya. Oh. So, inahanap niya kay Ezekiel, propesiya nga eh. Pero may propesiya bang siya ang gagawa? Yan so, na pag nga. May propesiya, may katuparan. Sino ang nakatupad nun? Ayun. Hindi ako maniniwala na sila kasi ayaw nga nila sa sign of the cross eh. At so, malinaw yung binasa mo bro dyan do, na mayroong sign of the cross talaga at aminado siya na yun ay propesiya. Kaso nga lang, yung propesiya niya dapat si Ezekiel ang gumawa. At saka, ito pa, no? Wala namang sinasabi sa Bible na mali ang mag-sign of the cross. Yun nga, pinapahanap natin eh. Oh, wala namang sinasabi sa Bible na kailangan ka madismaya pag mag-sign of the cross yung isang tao. Correct. Yung nagawa niya, sariling unawa. Ay nako, para ko na ipag-usap ito sa walang bait sa sarili. Ayoko yung ganun, no? Gusto ko pag nakipaghamunan sa akin, talagang bring me your knowledge. Wag ka makipag-usap sa akin na puro ka lang denial, puro ka lang palusot. Yeah. Ano lang yun, nanghihikayat yun ng mga Katoliko na madismaya rin. para tong si Mark Umbaw eh. Oh, si Mark Umbaw ba? Nagamit lang ang programa para mapansin. Ngayon, pag hinanapan siya ng ebidensya, walang mapapasa. Ano ba naman to? Oh, kompleto daw ang Bible. Tinanong ko siya. Kompleto Bible? Oh, kompleto. Nakarating ba sa Antioch yung iglesia? Oh, nakarating. Meron bang obispo ang iglesia? Oh, meron. Kasi sino ang kanilang obispo sa Antioquia? Hindi masagot. Tapos, yung burden of proof na siya ang dapat maglabas, pinapasa sa akin. Paano naman to? Tsaka, dinun ako na sa ano sa kanya, ayaw daw niya sa history. Nung nagtanungan kayo about sa yung tinanong mo siya about sa kamatayan ni Pedro, hindi nga niya masagot kasi wala sa ano, kasi, pero ayaw daw niya sa kasaysayan. Pero kung titingnan natin ang aral ni Lucas, history nila ang pinapangaral niya. Basahin natin na. Lucas, history nila pinapangaral niya. Oo, correct. Basahin natin na dito. Basahin natin yung Lucas. Sige, ikaw bro. Umiiwas sa history ito eh. Sa ang dating Biblia bro. Pagalang, ha? Ang dating Biblia. Ang dating Biblia, Lucas 1:1. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Kanino kasaysayan ba dyan do? Kasaysayan nila. Kasali dyan yung mga nangyari sa kanila. Pero siya ayaw niya na kasaysayan. Oh, ano ba naman to? Si Christ, ang Diyos ang gumawa ng kasaysayan eh. Basahin natin. Na ang Diyos ang gumawa ng kasaysayan. Isaias 41:4. Yan na. Ang Diyos ang gumawa ng kasaysayan. Sabi ganito. Yan. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. May kasaysayan, tapos siya, ayaw niya ng kasaysayan. Ano ba naman ito? Para ko nakipag-usap ng walang ano? Okay.